Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay inubara nila at sinuota ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang madinig at ipinutong sa kanya. Sa kapila paghawak ng isang tampo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran. Kinuha nila ang tampo at siya ay pinagahampas sa ulo. At natapos nagyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuhay balita ng ating Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pagningilay, hindi ba at ating narinig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin, sinaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, anuman ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan natin muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasal. Panalangin, Panginoon, ikaw ang aming hari. Subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang haliging bato at ang korona mo ay yari sa tinig. Iniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang, masdanin niyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin. Maging sino man kami, ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay ipinagpalit ka namin sa iba at saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Naghuhugas kamay rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makataka sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din namin magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming matutong mag-alay ng buhay. Matutuha nawa namin ang tumalikod sa layaw ng katawan nang sa gayon ay maging tunay mo kami alagad. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo sa unang una. Thank you.
Lord.